Mga mamis, another easy baon idea ng mga bata ang i-share ko sa inyo. Naku, kung mahilig sa Korean foods ang mga anak nyo, magugustuhan nila to. Kung hindi naman, pwede nyo itong itry kasi masarap talaga siya. Don't worry, 7 ingredients lang to at madali lang tong gawin. Kaya tamang-tamang pambaon ng mga bata. Tara, simulan na natin! Kailangan natin ng kimchi. Eto, nabili ko lang to sa grocery. Kailangan maliliit lang siya kaya gupit-gupitin nyo. Hindi kumakain ito si Bunso pero itong recipe natin kinakain niya. Sarap na sarap pa nga. Set aside muna at gagamitin natin yan mamaya. Kailangan din natin ng canned tuna. Ang gamit ko dito, flakes in oil. I-drain lang dahil hindi natin kailangan ang oil niya kasi masyadong basa, mahirap bilugin. Set aside, ilagay nyo na sa isang bowl after ma-drain. Maglagay ng mayonnaise, pwede yung regular nito. Haluin at durugin nyo yung tuna flakes kasi mas maganda kung pino siya. Set aside muna at prepare natin ang rice mixture. Sa isang bowl, maglagay ng bagong lutong kanin. Buhaghagin at isunod ang Good Life sesame oil. Hindi makukumpleto ang authentic Asian flavor and aroma kung walang Good Life sesame oil. Mas pasasarapin kasi nito ang ating kimchi tuna rice bowl recipe. Adjust accordingly pero mga 2 tablespoons ang nilagay ko dito. Mas masarap at mabango kasi siya para ka na din kumain sa Korean restaurant. Isunod ang tuna and mayo mixture. Isunod ang kimchi. Haluin lang ng mabuti hanggang sa ma-well combine ang mga ingredients. Gumamit ako ng 1 tablespoon measuring spoon para pantay-pantay ang sukat. Mas maganda kasi siyang tingnan. Optional ang cheese mga mamis. Kung meron kayo, maglagay. Kung wala, masarap pa din yan. Bilugin lang lahat at medyo madami akong nagawa dito pero sa totoo lang naghahanap pa yung bunso ko kasi gustong gusto niya talaga to. Kailangan din natin ng seasoned seaweed wrap, mga 4 packs na maliliit ang nagamit ko dito. Kailangan nyo lang itong durugin tapos pagulungin nyo ang rice balls dito until ma-fully coat. So ayan nga, nagko-coat pa lang ako, napapakain na ako. Nag-taste test na agad ako dito mga mami. Takam na takam kasi ako. So, plating time, magandang lagyan nyo ng mayo sa ibabaw kagaya nito. Pero kung babaunin naman, separate nyo ang mayo. Masarap nitong kapartner luncheon meat. Mala Korean food talaga ang baon nila. Ayan mga mami, sana nagustuhan nyo. Try nyo to, easy baon idea, pero mala Korean style. Enjoy!